Noong hapon ng Disyembre 2022, isang high school biology teacher na nagngangalang Daniel Forrester ang nagmaneho papunta sa kanyang tirahan na may dalang isang bag ng mga grocery. Habang papunta, nakikipag-usap sa telepono si Dan sa isang recruiter mula sa Army Research Laboratory. Inihayag ni Dan na dati siyang nagsilbi sa US Army Special Forces, ngunit natagpuan ang kanyang hilig sa siyentipikong pananaliksik. Saglit niyang hinold ang tawag at tumungo sa loob ng kanilang bahay, kung saan nag-host ang kanyang pamilya ng Christmas party at panunood ng World Cup kasama ang iba pang mga kapitbahay. Sa loob, tinawag ni Dan ang atensyon ng kanyang 9 na taong gulang na anak na si Muri, upang tulungan siya sa mga pinamili. Tuwang-tuwa siyang nakikipag-usap sa kanyang asawa, si Emmy, tungkol sa kanyang patuloy na aplikasyon sa pasilidad ng pananaliksik. Ipinagpatuloy ni Dan ang tawag sa labas ng kanilang bahay para lamang sabihan na nabigo siyang makuha ang posisyon. Saglit na nablangko ang kanyang isip, nag-sink in ang balita, at inatake niya ang isang kalapit na basurahan upang ilabas ang kanyang pagkabigo. Bumalik siya sa loob ng kanilang bahay at umupo kasama ang kanyang asawa at anak na babae sa sopa upang manood ng laro ng magkasama. Habang nakayakap si Muri kay Dan, mahinahon niyang sinabi sa kanilang dalawa na nabigo ang kanyang aplikasyon. Inalis ni Muri sa isip ni Dan ang kanyang nabigong aplikasyon sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa mga random na siyentipikong katotohanan. Bumaling sila sa laro, at sinabi ni Dan kay Muri na ang mga manlalaro ng soccer sa telebisyon ay ang pinakamahusay sa mundo. Ipinahayag ni Muri ang kanyang paghanga sa kanyang ama, sinabi na si Dan ang pinakamagaling sa agham at gusto niyang maging katulad niya. Nagagawa niyang pasayahin siya, at sila, kasama ang mga kapitbahay, ay nagsimulang tumutok sa telebisyon. Sa sandaling iyon, ang telebisyon ay nag-glitch sa loob ng ilang segundo ngunit kalaunan ay bumalik sa normal. Ang biglaang pagkagambala ay ikinagulat ng mga manunood ng telebisyon pati na rin ng mga tao sa stadium. Sa pitch, lumabas ang isang malaking force field na tinatawag na time portal kasama ang ilang armadong sundalo. Ang kanilang pagdating ay nagiging sanhi ng pagkataranta ng mga manunood sa pitch. At nagmamadali silang lumabas ng stadium. Samantala, nasaksihan ni Dan at ng mga manunood ang mga kaganapan sa pitch. Isang babaeng sundalo, na kalaunan ay nakilala bilang Teniente Hart, ang nagtap sa mga audio signal at pinapakalma ang mga manunood. Ipinakilala niya ang kanilang sarili bilang nagmula sa taong 2051 na nakikipaglaban sa isang digmaan. Inanunsyo ng babaeng sundalo na ang kanilang kaaway ay hindi tao kundi mga alien na tinatawag na White Spikes. Ang White Spike ay mga maputlang alien predator na may 4 na pangunahing binti. Sila ay mabilis at ganid, na may kakayahang mag-shoot ng mga spike patungo sa kanilang biktima. Inanunsyo ni Hart na sila ay natatalo, at bilang isang resulta, sa huli ay guburahin ito ang lahat ng tao sa hinaharap. Tumatawag siya sa lahat ng madla para sa tulong, na sinasabi sa kanila na sila na ang kanilang huling pag-asa. Isang taon pagkatapos ng nakakagulat na pagdating ni Hart at ng mga sundalo, pinanood ni Dan ang balita mula sa telebisyon habang ang isang reporter ay nagbibigay ng update sa digmaan laban sa White Spike. Nabatid na naglakbay ang mga sundalo mula 2051 hanggang 2022 gamit ang isang time travel device na tinatawag na Jump Link. Kaagad pagkatapos ng kanilang pagdating noong 2022, ang mga pasilidad ng pagtalon ay itinatag sa buong mundo upang ipadala ang militar ng mundo sa hinaharap. Ang mga pasilidad ng pagtalon ay konektado at pinapagana ng Jump Link, na nagbibigay daan sa mga tao na maglakbay sa pagitan ng dalawang timeline, ang 2022 at 2051. Ang 1,000 sundalo ay ipinadala sa hinaharap na digmaan, ngunit sa kasamaang palad ay kakaunti lamang ng mga tropa ang nakaligtas. Sa kalaunan ay tinawag ang mga sibilyan upang suportahan ang pagsisikap sa digmaan dahil iilan na lamang ang mga kwalipikadong sundalo ang natitira. Kaya naman, ang mga pinuno ng daigdig ay sumang-ayon sa pagtatag ng isang sapilitang pandaigdigang draft para ipadala ang mga kwalipikadong sibilyan. Sa kabilang banda, lumitaw ang mga tensyon habang tinatawag ng mga kilusang anti-digmaan ang gobyerno at ipinahayag ang kanilang pagtutol sa pagpapadala sa mga tao sa isang digmaan na hindi pa nangyayari sa kasalukuyan. Nakatulog si Dan sa isang sopa habang nanunood ng balita, ngunit agad siyang nagising sa tunog ng pag-iyak ni Muri sa kanyang silid. Pumasok siya sa silid ni Muri at nalaman niyang nagising siya mula sa isang masamang panaginip. Siya at si Emmy ay pinapakalma siya hanggang sa bumuti na ang pakiramdam niya at nagtagumpay siyang makatulog muli. Kinabukasan, pumasok si Dan sa trabaho, tinatalakay ang isang aralin sa biology sa kanyang mga estudyante sa high school, na tila naiinip at hindi interesado. Napansin niya ito, at nagpa siya na makipag-usap tungkol sa ibang bagay sa kanyang mga estudyante. Tinanong ni Dan ang kanyang mga estudyante kung ano ang nagpapasaya sa kanila, at isang estudyanteng nagngangalang Martin ang agresibong nagtaas ng kanyang kamay. Siya at ang klase ay pagod na nakikinig kay Martin, na palaging gustong magsalita tungkol sa mga sinaunang bulkan sa kanyang mga klase. Pagkatapos ni Martin, nagsimulang magsalita ang mga mag-aaral, tinanong si Dan tungkol sa layunin ng lahat na alam nilang matatalo pa rin sila sa mga dayuhan.
Pinapaginhawa sila ni Dana ang digmaan ay ilang taon pa sa hinaharap, at may magagawa pa rin sila sa pamamagitan ng pagbabago sa kanilang sarili sa pamamagitan ng kanilang pinahusay na kaalaman sa agham. Mamaya, si Dan ay tumungo sa kanilang lokal na opisina pagkatapos na tawagan upang suriin ang kanyang draft status. Sinusuri siya ng mga tauhan ng militar, at kinakausap niya sila dahil sa kalituhan. Tinanong ni Dan ang sundalo para sa dapat na mga kinakailangan, kung saan nalaman niya na ang mga namatay lamang bago ang 2051 ang pinapayagang maglakbay patungo sa hinaharap. Kasunod nito, nalaman niya sa proseso ng kanyang pagbalangkas na siya ay ipahayag na patay sa 2030, na nagpapahintulot sa kanya na lumahok sa digmaan. Sinusubukan niyang i-proseso ang impormasyon habang nakakabit sila ng jump band sa kanyang braso, isang device na nagpapahintulot sa kanya na masubaybayan kahit saan sa Earth. Sinabi rin nila kay Dana siya ay makukulong kung tangka niyang iwasan ang draft o pakialaman ang jump band. Binibigyan siya ng mga tauhan ng militar ng 24 na oras upang ayusin ang kanyang mga personal na gawain bago siya magpatuloy sa kanilang pangunahing pagsasanay. Samantala, si Emmy, na isang lisensyadong therapist, ay tinitipon ang mga bumabalik na draftees para sa isang paggamot. Ang mga nagbabalik na draftees, na pawang nasugatan at naputulan, ay dumaranas ng napakaraming post-trauma at halos hindi makapagsalita. Sa kalagitnaan ng session, pumasok si Dan sa kwarto at napansin ni Emmy ang jump band sa braso niya. Nag-usap ang dalawa pagkatapos ng paggamot, habang sabik na hinihimok ni Emmy si Dan na tumakbo sila mula sa gobyerno, ngunit sinabi niya sa kanya na imposibleng gawin ito dahil sa 24 na oras na palubik. Sa pamamagitan ng mapilit na pananalita ni Emmy, nakilala ni Dan ang kanyang no-alay na ama, isang mechanical engineer na nagngangalang James Daniel Forrester Sr. Ipinakita ni Dan kay James ang kanyang jump band, humihingi ng tulong sa kanya na alisin ang device. Gayunpaman, ito ay agad na humantong sa isang pagtatalo habang ang dalawa ay naglalabas ng kanilang hindi nalutas na mga isyu tungkol sa kanilang nasirang pamilya. Pinagbawalan ni Dan si James na makipagkita kay Muri at ipinipilit niyang huwag makipag-ugnayan sa kanya. Ang kanyang pagtatalo sa kanyang ama ay nag-iwan sa kanya ng walang ibang pagpipilian kundi ang tapusin ang misyon. Dahil dito, umuwi si Dan, sinabi kay Emmy na nagpasya na lang siyang sumali sa digmaan. Habang umiiyak si Emmy sa pag-aalala, pinapagaan siya ni Dan na kailangan lang niyang manatili sa loob ng 7 araw, at mabubuhay siya. Sa labas ng kanilang tahanan, nilapitan niya si Muri at sinabi sa kanya na aalis siya para sa isang paglalakbay. Tinitigan siya ni Muri at naiintindihan na siya ay na-draft, sinusubukang labanan ang kanyang mga luha. Di nagtagal, nagpaalam siya kina Emmy at Muri bago umalis para sa pangunahing pagsasanay. Sa loob ng pasilidad ng pagsasanay, ang ministro ng depensa ay naghahatid ng talumpati para sa mga sibilyang sundalo mula 2022, na tinutukoy sila bilang mga bayani na nakipaglaban hindi lamang para sa kanilang bansa, kundi para sa sangkatauhan. Ang mga sundalo mula 2051 na dating dumating ay responsable sa pagsasanay sa mga sibilyan kung paano gamitin ang kanilang mga armas. Sinabi nila sa kanila na puntiryahin ang mga lalamunan at siya ng white spike upang patayin sila. Tinatawag din ang mga kwalipikadong sibilyang doktor para turuan sila kung paano gumawa ng first aid. Sa panahon ng oryentasyon ni Lieutenant Hart sa mga sibilyang sundalo, nakilala ni Dan si Charlie, isang kapwa draftee na may PhD sa Earth at Atmospheric Sciences. Ang kadaldala ni Charlie ay nakakairita kay Dorian, isang survivor noong unang deployment na kasalukuyang nasa kanyang ikatlong tour, habang pinipigilan niya si Charlie na magsalita. Sa gitna ng kanilang break time, pinag-uusapan ni Dan at Charlie ang kanilang mga teorya sa time travel. Ipinapalagay nila na ang proseso ng paglalakbay sa oras ay hindi pinapayagan ang isang pagpupulong sa pagitan ng nakaraan at hinaharap na sarili, kaya ang mga patay sa 2051 ay ipinadala sa hinaharap habang ang mga hindi pa ipinanganak noong 2022 ay ipinadala upang sanayin ang mga sibilyan. Ang mga sundalong sibilyan ay nahahati din sa dalawang puwersa, ang D-Force at R-Force. Itinuro din sa kanila na tuwing 6 na araw. Gumagapang ang White Spike pabalik sa kanilang mga pugad, na tinatawag nilang Sabbath. Si Dan, Charlie, at ang mga sibilyan na may kaalaman sa agham ay itinalaga sa R-Force, kung saan sila ay tutulong sa mga mananaliksik sa 2051. Kalaunan sa araw na iyon, ang mga sibilyang sundalo ay napilitang i-deploy ng mas maaga dahil ang huling natitirang pasilidad ng pananaliksik noong 2051 ay inaatake. Pumila sila habang sunod-sunod na sinisiksip ang kanilang mga katawan sa jump link. Nakatakdang bumaba ang mga sibilyang sundalo sa Miami Beach. Gayunpaman, hindi gumagana ang jump link at ibinabagsak ang mga ito ng daan-daang talampakan sa hangin pababa sa mga nasunog na gusali. Karamihan sa mga sibilyang sundalo ay nahuhulog ng gusto sa kongkreto, na humantong sa kanilang pagkamatay. Nahulog si Dan sa isang pool area sa bubong ng isang gusali kasama sina Charlie, Dorian, at isang maliit na grupo ng mga sundalo. Pinagmamasdan nila ang lungsod mula sa rooftop, at natuklasan kung paano ganap na nawasak ang lungsod ng Miami, kasama ang lahat ng mga gusali nito na nasunog at inabandona.
Di nagtagal, isang koronel mula sa isang military control center ang nakipag-ugnayan sa mga sibilyang sundalo sa rooftop. Ipinaalam niya sa mga sundalo na hindi na mapipigilan ang white spike sa lungsod. Bobombahin ang buong lungsod at mapapawi ang lahat ng may buhay sa lugar. Bilang resulta, itinalaga niya ang mga sibilyang sundalo upang iligtas ang isang nakatrade na pangkat ng pananaliksik sa isang laboratorio sa malapit. Pinangunahan ni Dan ang kanilang maliit na grupo ng mga sibilyan habang nagpapatuloy sila sa kanilang misyon sa pagsagip. Pagdating sa laboratorio, nakita nilang patay na ang pangkat ng pananaliksik. Kaya't inutusan sila ng koronel na kunin ang isang set ng mga hard drive kasama ang ilang iba pang materyales sa pananaliksik. Samantala, naghahanda ang isang extraction team na magpaputok ng mga bomba sa lungsod, habang ang koronel ay minamadali si Dan at ang kanyang koponan na umalis sa laboratorio. Sa oras na ito, ang white spike ay dahan-dahang lumalapit sa laboratorio, pinipigilan silang pumunta sa pangunahing exit. Binibigyan sila ng koronel ng bagong labasan at lahat sila ay tumungo sa hagdanan pagkatapos makuha ang mahalagang materyales sa pananaliksik. Nang maramdaman ang posibleng banta, tahimik na bumababa sa hagdan ang mga sibilyang sundalo. Sa loob, nakatagpo sila ng buhay na white spike sa unang pagkakataon, at sabay silang binaril ng grupo. Inatake sila ng white spike sa isang iglap, na ikinamatay ng ilang sundalo habang ang iba ay tumatakbo pababa ng hagdan. Habang malapit sila sa labasan, isang white spike ang nakahabol kay Dan, ngunit dumating si Dorian at pinatay ang nilalang. Ang mga sibilyang sundalo ay umalis sa laboratorio habang maraming white spike ang lumalapit sa kanila. Kasabay nito, ang mga tauhan ng militar ay nagmamaneho sa paligid ng lungsod sa mga high multipurpose wheeled na sasakyan upang sunduin si Dan at ang kanyang koponan. Inutusan ng koronel ang mga sibilyang sundalo na iwasan ang mga lugar na may pulang usok dahil ito ay bobombahin. Gayunpaman, na-corner sila ng white spike at napipilitang tumakbo patungo sa pulang usok. Nang malapit nang makipagkita si Dan at ang kanyang grupo sa mga tauhan ng militar, isang grupo ng white spike ang sumalakay sa mga sasakyan na ikinamatay ng mga sundalo sa kanila. Ang mga sibilyang sundalo ay tumakas mula sa pulang usok habang binabaril ang white spike, halos hindi nakarating sa ligtas na lupa habang binobomba ng isang extraction team ang lugar. Nang maglaon, nagising si Dan sa isang medical na toad kasama si Charlie at ang kanilang maliit na grupo ng mga sundalo. Naglalakad sila ni Charlie sa labas, nakita ang isang base militar na puno ng abalang tropa. Natagpuan nila si Dorian sa isang sulok kung saan ibinunyag niya na mayroon siyang cancer na may 6 na buwan pang natitira upang mabuhay. Pagkaraan, 2 sundalo ang dumating upang kunin si Dan ayon sa hiniling ng koronel habang si Dorian at Charlie ay muling na-deploy. Lumapit si Dan sa koronel at pinasalamatan niya ito sa pagbawi ng mga hard drive at mga mahahalagang materyales sa pananaliksik. Sa sandaling iyon, lumapit ang isang sundalo sa colonel, tinutukoy siya bilang Colonel Forrester. Salubo si Dan sa kanya at pinagmamasdan ang magkatulad nilang apelido. Di nagtagal, napagtanto ni Dan na si Colonel Forrester ay ang kanyang anak na si Murray, sa hinaharap. Nawala ng imik at emosyonal si Dan matapos makita ang kanyang anak na si Murray bilang nasa hustong gulang. Lumakad siya patungo sa kanya para yakapin, ngunit pinapanatili siya ni Murray, at sa halip ay inanyayahan si Dan na maglakad. Habang na-abutin niya siya sa kanyang karera at background sa edukasyon, hinahangaan siya ni Dan. Sa loob ng control room, ipinakita ni Murray kay Dan ang isang sample ng isang babaeng white spike, na mas agresibo at bihira kaysa sa mga lalaki na dati nilang nakatagpo. Nalaman ni Dan na ang susi sa pagkapanalo laban sa white spike ay ang pagtuklas ng laso na maaaring pumatay sa mga lalaki at babae. Itinalaga ni Murray si Dan sa pangkat ng pagkuha upang makakuha ng isang babaeng white spike na magagamit nila para sa kanilang pag-aaral. Pagkatapos, sumakay sila ng helicopter patungo sa pugad ng white spike. Sa loob, sinabi ni Dan kay Murray na alam niya ang tungkol sa kanyang nalalapit na kamatayan, tinanong siya kung ano ang nangyari bago siya namatay ngunit iniiwasan niya ang kanyang tanong. Dumating ang kanilang koponan sa lokasyon habang pinapakalma ng mga sundalo ang babaeng white spike sa loob ng isang kuweba. Kinugot nila ang babaeng nilalang mula sa kanyang pugad ngunit patuloy itong lumalaban, pinatay ang mga sundalo sa loob. Inutusan ni Murray si Dan na manatili sa helicopter bago siya mag-repel pababa sa yungig. Binaril niya ang galami ng babaeng white spike habang hinihila ng iba pang mga sundalo ang nilalang sa hawla. Maya-maya ay tumakbo ang lalaking white spike patungo sa pugad upang protektahan ang babae. Napansin sila ni Dan, kaya umalis siya sa helicopter para patayin ang paparating na mga lalaki. Pumasok siya sa kuweba at nakita ang babaeng white spike na umaatake kay Murray. Hinawakan niya ang galami ng babae upang palayain si Murray, at itinulak siya ng 2 patungo sa hawla. Matagumpay na nakuha ng helicopter ang babaeng white spike habang sina Dan at Murray ay nakasakay sa armored vehicle upang makatakas mula sa mga lalaki. Ang sasakyan ay tumira sa tabing dagat habang naghihintay sila ng helicopter na susundo sa kanila.
Tinanong ni Dan si Murray kung bakit niya pinapanatili ang kanyang distansya mula sa kanya, at sa wakas ay ibinunyag niya na sa malapit na hinaharap, abandonahin ni Dan sina Emmy at Murray. Tumanggi siyang maniwala na gagawin niya iyon, sinabi na hindi niya iiwan ang kanyang pamilya. Siya ay patuloy na lumuluha, na sinasabi kay Dan na siya ay namatay sa isang aksidente sa sasakyan pagkatapos ng kanyang diborsyo kay Emmy. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, lumayo si Murray kay Dan at tumungo sa paparating na helicopter. Ang mga helicopter kasama ang babaeng White Spike ay tumungo sa DEPSWELL-9, isang secure na base na napapalibutan ng karagatan kung saan matatagpuan din ang jumpling equipment. Pinapatahimik at ikinakadena ng mga mananaliksik ang babaeng White Spike sa loob ng isang laboratorio habang pinag-aaralan nila siya. Kumukuha si Murray ng ilang sample ng enzymes mula sa babaeng White Spike habang siya at si Dan ay nagpapatakbo ng libu-libong pagsubok sa genetic composition nito. Pagsapit ng gabi, pinaalis ni Murray si Dan at hinayaan siyang magpahinga habang patuloy siyang nagtatrabaho. Nagpapatuloy si Murray sa mga pagsusulit hanggang umaga, kung saan nag-aalok si Dan na pumalit. Sa halip, inutusan siya ni Murray na ibalik sa kanya ang gumaganang lason sa sandaling magtagumpay sila sa paghahanap nito. Ang gumaganang lason ay dapat na mas produce sa kanyang panahon upang mapatay ang White Spike bago pa man magsimula ang digmaan. Di nagtagal, nakita ng isa sa mga pagsusuri ang isang gumaganang lason na may label na R7. Kasabay ng pagbawi ng babaeng White Spike mula sa pagpapatahimik. Ang babaeng White Spike ay sumisigaw sa laboratorio habang binabasag ang kanyang mga tanikala. Ang mas malala pa, isang malaking bilang ng mga lalaking White Spike ang lumalapit sa DEPSWELL-9 upang iligtas ang babaeng White Spike. Nilabag ng mga lalaki ang perimeter at bilang depensa ay pinaputukan sila ng mga sundalo gamit ang choppers. Sa panahong ito, isang linggo na ang lumipas mula noong dumating si Dan noong 2051 at may natitira pang 8 minuto bago matapos ang kanyang tour of duty. Ang bagong misyon ng mga tauhan ng militar ay protektahan si Dan at ang jumpling para makabalik siya sa kanyang panahon kasama ang gumaganang lason. Nagmamadali si Murray at Dan sa labas ng laboratorio patungo sa mga chopper. Samantala, ang babaeng White Spike ay pinakawalan ng mga lalaki mula sa kanyang mga tanikala habang aktibong hinahanap niya si Murray. Tinatawag ng babaeng White Spike ang atensyon ng mga lalaki habang pinapalibutan nila ang lokasyon ng Murray at Dan. Magkatabing bumaril ang dalawa laban sa mga nakapaligid na nilalang, na mahusay na pinatay ang mga ito. Habang tumatakbo sila malapit sa chopper, binaril ng babaeng nilalang ang tiyan ni Murray, na nasugatan siya. Nakahawak siya kay Dan habang tumatakas mula sa White Spike. Pinapanood nila ang mga chopper na isa-isang bumagsak mula sa mga pag-atake ng White Spike, na sinunog ang isang malaking lugar ng DEPSWELL-9. Di nagtagal, si Murray ay nasugatan ng husto at hindi na makagalaw pa. Sinabi niya kay Dan na iwan siya at lumipat, ngunit si Dan ay nananatili sa kanya at silang dalawa ay nakaupo sa isang sulok na nakaharap sa karagatan. Humingi ng paumanhin si Murray kay Dan sa paglayo nito sa kanyang pamamalagi at sinabi sa kanya na masaya siya na muli silang nagsama-sama sa gitna ng kanilang sitwasyon. Nagkasundo ang dalawa at binigay niya sa kanya ang gumaganang lason. Sa sandaling iyon, nahanap sila ng babaeng White Spike, malapit nang sasalakayin si Murray. Nadulas ang nilalang sa sulok na rehas ngunit kinaladkad si Murray pababa kasama niya. Nakuha siya ni Dan ngunit nadulas ang kamay nito, dahilan para mahulog siya sa karagatan kasama ang natitirang White Spike. Habang sinusubukan niyang tumalon pababa para maabot siya, nag-activate ang jump link at ibinalik siya sa kanyang panahon kasama ang ilang iba pang nakaligtas. Sa kasalukuyang panahon, nagmamadali si Teniente Hart at ang mga sundalo para bigyan sila ng tulong medikal. Sa sandaling magising si Dan, inutusan niya si Hart na gawing mass produce ang vial at ipadala ito sa hinaharap. Gayunpaman, ipinaalam sa kanya ni Hart na dahil sa pag-atake sa DEPSWELL-9, nag-offline ang jump link at hindi na magagawa ang time traveling. Siya at ang iba pang mga sundalong dumating ay permanenteng natigil noong 2022. Nang maglaon, ang mga nakaligtas sa digmaan ay muling nagsama-sama sa kanilang mga kamag-anak. Sinalubong ni Emmy si Dan ng yakap at tinitigan siya nito habang disoriented pa rin. Bumalik sila sa kanilang tahanan kung saan nakita niyang tinatanggap siya ng batang si Murray na may dalang poster. Gumaan ang loob niya matapos siyang makitang buhay, niyakap siya ng mahigpit. Nang gabing iyon, nagising si Emmy mula sa kanyang pagtulog at nahuli si Dan na nakatitig kay Murray habang natutulog ito. Sinabi ni Dan kay Emmy ang tungkol sa kanyang karanasan sa panahon ng digmaan, at kung paano niya nakipag-ugnayan sa kanilang pang-adultong anak na babae sa hinaharap. Sumasang-ayon sila sa paglutas ng problema sa White Spike ng sama-sama, sinyo lang mag-isip-isip kung paano nakapasok ang mga nilalang sa Earth. Kinabukasan, nakipagpulong siya kay Dorian, Charlie, at sa kanyang estudyanteng si Martin upang tingnan ang posibleng lokasyon ng White Spike. Natuklasan nila na ang isang barkong naglalaman ng White Spike ay matagal nang nasa Russia, ngunit lumitaw lamang matapos matuno ang snow sa paligid ng kanilang barko noong 2048 dahil sa global warming. Sa isang iglap, humingi sila ng tulong sa Defense Minister sa pagpopondo sa kanilang misyon sa Russia, ngunit tumanggi siya. Bukod sa kakulangan nila ng ebidensya, sinabi ng Defense Minister na hindi priority ang misyon.
Ang mundo ay kasalukuyang nasa isang magulong estado, dahil ang mga tagapagtaguyod ng anti-digmaan ay aktibong nagkakagulo sa lahat ng dako. Sa huli ay nakipagkita si Dan sa kanyang ama na si James para humingi ng tulong sa kanilang misyon, at pumayag siya. Pagkatapos, tinipo ni Dan sina Dorian, Charlie, James, at Hart. Dumating si Hart na may dalang ilang lalagyan ng mass-produced toxin na R7, at lahat sila ay sumakay sa eroplano ni James papuntang Russia. Narating ng team ang mga glaciers sa Russia at naghahanap sila ng anumang senyales ng init o magnet sa ibaba ng makapal na layer ng snow gamit ang kanilang mga geothermal device. Pagkaraan ng ilang sandali, huminto sila sa isang lugar kung saan hindi gumagana ang kanilang mga device. Nag-set up sila ng bomba sa paligid ng lugar at matagumpay na mahanap ang alien ship. Sa loob, natuklasan ni Dan at ng team ang pinakaunang batch ng white pikes sa loob ng kanilang mga pod na handang magpalahi. Isa-isa nilang tinuturok ang ginawang toxin sa white spike na pumapatay sa kanila. Gayunpaman, ang ilang white spike ay nakatakas mula sa kanilang mga pod. Nag-iwalay ang koponan nang umalis si Dan sa barko upang samahan sina James at Charlie, habang pinipigilan nina Dorian at Hart ang natitirang white spike sa loob ng barko. Natuklasan ni Hart ang isang buong kolonya ng white spike sa kaloob-looban ng barko sa bingit ng pagtakas. Kaya hinaypa nila ni Dorian ang buong barko kasama nila gamit ang isang bombang C4. Samantala, hinabol nina Dan, James, at Charlie ang huling natitirang white spike na nagkataon na ang buntis na babae. Nagkasundo sina Dan at James sa panahon ng kanilang misyon, at lumipat sila upang hanapin ang babaeng white spike, habang si Charlie ay nananatili upang magbantay. Pagkatapos ng maraming pakikibaka, matagumpay na napatay nina Dan at James ang buntis na white spike sa pamamagitan ng pagpilit ng lason sa kanyang bibig, bago siya itinulak pababa sa nalalatagan ng niyebe na bangin. Sa kalaunan, muling nakasama ni Dan sina Emmy at Muri pagkatapos ng kanilang misyon sa Russia, habang isinama niya ang kanyang ama na si James upang sa wakas ay ipakilala siya bilang bahagi ng kanilang pamilya.